Ano ang ibig sabihin ng simbolismo ng Tatsulok? Ito ba ay simbol ng mga Illuminati? Ito ba ay misa demonyo? Yan yung ating tatalakayin sa video na ito. Kung titignan natin yung hugis na Tatsulok, wala naman tayong makikitang problema dito. At wala namang kakaiba dito sa hugis na ito. Pero may ilang kasing mga tao, nire-relate nila yung hugis Tatsulok na ito sa simbolo ng demonyo. Yung iba, sinasabi nga nila na yung Tatsulok, ito raw ay sign ng mga Illuminati. Isa sa pinaka-pinag-uusapan na theory sa panahon natin ngayon ay yung theory ng mga Illuminati. May ilang kasi mga naniniwala na sinasabi nila na itong mga Illuminati na ito, ito raw yung nagko-control sa mundo natin ngayon. Marami kasi mga tao nagsasabi na nag-e-exist daw yung Illuminati sa panahon natin ngayon. At yung nasa likod daw ng Illuminati na yan ay walang iba kundi si Satanas. Kasi nga sinasabi nila na yung secret group na yan na Illuminati, sila raw yung nagko-control ng ating mundo. So ibig sabihin, malaki raw yung parte nila sa sistema ng ating mundo. Ngayon mga kapatid, alam naman natin na yan ay teorya lamang ng mga tao. Pero alam nyo ba mga kapatid na talagang nagkaroon ng grupo na Illuminati noon pa man? Ayon sa kasaysayan, noong 1776 hanggang 1785, nagkaroon ng tinatawag na Illuminati. Pero ang Illuminati na ito, ito ay tumutukoy sa Bavarian Illuminati. Isang secret society na tumagal lamang ng isang dekada. Ang organisasyon na ito ay tinatag ni Adam Weishaupt, isang German professor na naniniwala sa idea ng Enlightenment. Nais ng founder na ito na turuan yung mga miyembro ng Illuminati sa katuwiran, pagkakawang gawa, at iba pang mga secular na halaga upang maimpluwensyahan nila ang mga pampolitikang desisyon pagdating sa kapangyarihan. Noong naitatag ang samahan na ito, mayroon lamang silang 650 to 2,500 na miyembro. Itong Illuminati na ito na tinutukoy natin, hindi ito yung Illuminati na teorya nga na sinasabi ng mga tao sa panahon natin ngayon. Sa totoo lang, yung totoong grupong Illuminati na nabuo noon, wala na siya sa panahon natin ngayon. Noong 1785, ipinagbawal na ng duke ng Bavaria na si Karl Theodor ang mga secret society, kabilang na nga dyan yung Illuminati. At nagpatubad siya ng mga matitinding parusa para sa sino mang sumali sa mga secret society. So ibig sabihin, yung original na Illuminati, wala na siya noon pa man. Pero kaagad matapos na mabuwag ang Illuminati, umusbong na yung iba't ibang mga teorya patungkol sa grupo na ito. Na hanggang sa panahon natin ngayon, pinaniniwalaan ng maraming mga tao. So ang mga miyembro dito sa secret society na ito ay yung mga mayayamang tao, makapangyarihang mga tao at mga sikat na mga tao. Ayon sa teorya, sinasabi nila na kukontrolin daw ng Illuminati yung ating mundo. Na nire-relate nga nila ito doon kay Satanas o doon sa Antikristo. Sinasabi ng ilan na malaki yung magiging parte ng Illuminati sa tinatawag natin na One World Religion, One World Government, at One World Currency. Ngayon dahil may ilang mga tao nga na naniniwala dito sa teorya ng Illuminati, may mga napapansin sila ng mga simbolo o kaya man sign na ginagawa ng mga member daw ng mga Illuminati. At ang madalas na nakikita nila na sinasabi nga nila na sign ng Illuminati ay yung triangle. Madalas yung mga sikat na celebrities, ito raw yung ginagawa nilang sign. Pagpapakita raw ito na sila raw ay member ng Illuminati. Kasi may mga teorya na nagsasabi, kaya sumikat daw yung mga celebrities na yan, sinasabi nila na binenta raw nila yung kanilang mga kaluluwa kay Satanas. At yun nga kapalit ng kayamanan, ng kasikatan at kapangyarihan sa mundo na ito. So sinasabi nila ayon sa teorya na yung mga nagbenta ng mga kaluluwa na yan kay Satanas, sila raw ay mga member ng Illuminati. So every time daw na nagpapakita yung mga celebrity ng ganyang sign na Tatsulok, sinasabi nila na sila raw ay miyembro ng Illuminati. At ang nasa likod nito ay si Satanas. Kaya ganun daw yung sign ng Illuminati kasi yun daw yung pinaka-logo nila. Kasi yung logo nila ay Tatsulok. Ngayon para mas maliwanagan tayo, ano nga ba talaga yung simbolismo ng Tatsulok? Ano nga ba talaga yung ibig sabihin nito? Meron bang kinalaman si Satan sa symbol na Tatsulok? Ngayon pag-usapan natin yung symbol o yung sign ng Illuminati na triangle, ipapaalala ko lamang po sa inyo na yung Illuminati, yan ay theory lamang. Ibig sabihin mga kapatid, hindi pa napapatunayan na talagang merong secret society ganyan sa panahon natin ngayon. Oo, meron talaga noong Illuminati daang-daang taon na yung nakalipas. Pero mga kapatid, nabuwag na yon, wala na yon. Kaya yung bumubuhay na lang ngayon sa Illuminati ay mga teorya lamang. At hindi pa talaga napapatunayan kung talagang merong secret society na Illuminati sa panahon natin ngayon. Kaya kung mayroon magpapakita ng sign na Tatsulok at sinasabi nga ito ay sa Illuminati, kung di totoo yung Illuminati, wala rin kinalaman yung Tatsulok na yan o yung sign ng Tatsulok kay Satanas. Teorya lamang yung Illuminati at hindi pa ito napapatunayan sa panahon natin ngayon. Ngayon kung yung triangle sign na yun na ginagawa ng mga celebrities o ng mga artist, ano yon? Ano yung ibig sabihin nun? Ngayon, yung sign na ginagawa ng mga sikat na artista o ng mga influencer na triangle, sila na mismo yung nagsabi na ito raw ay walang kinalaman sa simbolo o sign ng Illuminati. Sinasabi nila na yung triangle symbol na ito, ito ay simbolo ng record label nila, kung saan sila nandoon. So yung symbol na ito, tinatawag nila ito na Rockefeller symbol. Kaya yung symbol daw na yan na ginagawa nila, wala raw yung kinalaman sa Illuminati. Kundi ito ay related doon sa record label nila. Makikita natin dito na yung triangle sign wala yung kinalaman sa Illuminati o kaya man sa demonyo. Bagamat meron yung ilang mga nagsasabi na ito ay sign ni Satanas.
Ngayon kung titignan naman natin sa ibang side, yung hugis na triangle, ito ay sumisimbolize naman sa power o sa kapangyarihan. Para mas maunawaan natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng isang tatsulok, kailangan natin muna tignan kung saan ito nagmula. So bago pa magkaroon ng mga modern technology sa panahon natin ngayon, napakahirap na magtayo ng gamit ang mga tatsulok. Na yung mga tao mas gusto nila na bumuo ng simple at mas madaling hugis, tulad na lamang ng hugis parisukat. Ang pinakalumang katibayan ng tatsulok na makikita natin sa panahon natin ngayon ay yung mga pyramids. So itong mga pyramids na ito, noon pa man, ito ay pumapatungkol sa kapangyarihan. Ngayon kung nakita natin yung symbol ng triangle in general, at yan nga ay pumapatungkol sa kapangyarihan, ngayon pagdating naman sa Kristyanismo, ano nga ba yung symbol ng triangle para sa mga Kristiyano? Sa totoo lang mga kapatid, meron ding simbolismo itong triangle para sa mga Kristiyano. At siya hindi pumapatungkol sa demonyo. Sa totoo lang, itong triangle na ito, ito ay sumisimbolo sa Diyos. Alam naman natin na maraming mga Kristiyano, kasama na nga tayo doon, tayo ay naniniwala lamang sa iisang Diyos. Pero meron siyang tatlong persona. So yan yung tinatawag natin na Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So yung konsepto na yan yung tinatawag natin na Trinity. So sa Kristiyanismo, ang simbolo ng Trinity ay triangle. Alam naman natin na itong triangle, isang hugis lamang siya, pero binubuo ng tatlong side. So ganun din daw sa ating Diyos. Ang Diyos natin, iisa lamang siya, pero meron siyang tatlong persona. Kaya nire-relate ng ilang mga Kristiyano yung Trinity dito sa tatsulok. Ngayon sa konteksto naman ng mga Kristiyano doon sa Europa, particular sa panahon ng Middle Ages, meron silang tinatawag noon na Eye of Providence. Ginagamit ito bilang simbolo ng Trinity. Ang mata na ito ay nire-relate doon sa ating Diyos. Na sinasabi nga, ito ay sumisimbolo na yung Diyos ay palagi nating kasama. Ang Diyos alam niya yung lahat. At alam ng Diyos kung ano man yung mga ginagawa natin. So ibig sabihin yung triangle na yan, pumapatungkol yan sa kapangyarihan mismo ng ating Diyos. So nakita natin dito sa tinalakay natin ngayon na hindi porket triangle, ito ay related na kay Satanas o sa Illuminati. Makikita natin dito na pwede rin palang i-relate itong triangle sa ating Panginoong Diyos. Yun nga doon sa Trinity. Sa totoo lang sa buong mundo, maraming symbol yung triangle. So hindi lamang siya pumapatungkol kay Satan. Kaya huwag agad-agad nating sasabihin na kapag nakakita tayo ng triangle o sign ng triangle, iyon ay kay Satan. Tignan muna natin kung ano yung background nun. Tignan muna natin kung ano yung konteksto. At huwag agad nating sasabihin na yun ay kay Satanas o sa Illuminati. Pero mga kapatid, syempre, mag-iingat pa rin tayo sa mga sign na maaaring nakikita natin o ginagawa natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, tingnan nyo mabuti, pag-aralan nyo mabuti yung mga simbolo na yan. So huwag agad tayo basta-basta maniniwala sa mga teorya o mga kwento lamang na naririnig natin. Lalo na kung wala pa itong katotohanan. Basta dun lamang tayo sa katotohanan. Yun yung sinasabi ng Biblia. Yun yung totoo. So yun lamang yung basahin natin at paniwalaan. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.